Friday. So, sa mga lagi ko nang viewers, alam niyo naman na Friday is plant hole day. So, bihirang-bihira yung Friday simula nag-vlog ako na wala akong new plants. Pero, hindi po sila pang content. Disclaimer, hindi sila pang content lang. Talagang, addict lang po talaga ako sa plants. And since 2013, marami na akong plants. So, parami na sila ng parang mega nerd. So, first of all, please, don't forget to subscribe to my channel. And please like or follow my Facebook page. It's Roma. So, and follow my Instagram account. It's Roma_. So, may bata pong maingay. So, wala construction yan, pero may batang maingay. So, halos, actually, for this week, ang dami ko talaga nabili na mga rare din naman. Kasi yun nga na-mention ko last time na sa dami ng plants ko, I have 80 plus different kinds of plants and 130 plus pots na yung iba pinagsama-sama ko pa sa isang pot. So, kung hindi ko sila pinagsama-sama, siguro may 200 plus... Ay, hindi, 200 plus pots na pala ba sa yun? So, medyo nagiging choosy na ako sa pagbili ng plants these days. So, eto nga, start na natin. These two over here. Ano ba? Wait, alisin ko muna to. Etong dalawa na to, nakita ko to sa Facebook Marketplace. This sea hibiscus and this mother plant na Peperomia watermelon. Actually, ito yung una kong nakita last week pa. Naka-post siya for 2,000 pesos or 2,200. Tapos nagtanong din ako kay Saki Love by Naruthi kung meron siya. Kasi ganun ako, nagtatanong muna ako sa kanya kung meron siya. Tapos, tsaka ako bibili niyo sa iba. Kasi usually mas mura sa kanya. Pero wala kasi siyang ganito kalaki. So, ang ganda-ganda nito. Saka! So, ang ganda-ganda nito. Ay, meron siyang plain white na leaves. Ang ganda-ganda talaga. So, close up. Cameraman. Ayan, super ganda. Natanggal pa yung isang ganito na leaf kasi nung nirepot ko, medyo nasira. So, ayun. Then, hindi ko muna siya agad binili. Parang too expensive for the plant, I guess. Though it's not a common plant. Pero, at isa pa, Kainta area ako, silang Cavite yung area. So, magkano yung lalamove? Then, nakita ko to. May nakita kasi akong ganito, Taguig lang. Ang post niya is 3,700. Pero, parang namahal lang din ako, ganyan. Eh, gusto ko talaga syempre mother plant na para mas stable na, established na. So, nakita ko naman to, silang Cavite rin. For only 1,700, pero natawaran ko 1,600. So, parang, wow, sige, sakto. Tapos, eto, nakita ko, nag-markdown yung price niya hanggang sa naging 1,100 na lang. So, nung pinaki-pick up ko sila, pinag-combine ko yung pick up sa Lalamove, which is inabot ng 600 plus yung delivery. So, parang ang laki na na-save ko, in short. So, this is the Peperomia watermelon. Narepot ko na siya. Ayan, super ganda. May mga sira lang din yung leaves ng konti. Ayan, dyan sa banda dyan. Pero okay naman. Tapos, etong sea hibiscus, nirepot ko na rin siya. Kasi, mga 3 days naman na to, 4 days na to dito. So, medyo, naka-adjust na. At hindi ko siya nilalagay sa loob. Sa labas lang sila sa shelf. So, these two ang aking first babies na dumating for this week. Then, this one naman, this is a begonia, si Aling Doris Begonia. Begonia maculata or aka angel wings. Ayan, mukha siya kasing pakpak ng angel. So, before, may nakikita na ako nito na nagbebenta mga 3 to 5 leaves for 600 pesos, 500, 450, mga ganyan-ganyan. Ay! Sorry! Hinawi yung curtain. So, ayun. Then, nakita ko to. This one is from Green Shops Plants, Flowers, and Souvenirs na doon din ako bibili ng mga fern ko, ganyan. Taga Caloocan or saan ba sila? Caloocan yata area. So, nakita ko to. Tatlo yung ganito nila. Isang 1,500, 1,800, and 2,000. So, eto na yung binili ko. Tinodo ko na. So, ang cute-cute niya. Hindi ko actually to type na plant before kasi nadadarkan ako sa leaves niya. Pero na-appreciate ko kasi kung titingnan niyo yung details ng leaves niya, para siya may mga polka dots. Tapos, pa talaga siyang angel wings.
ang ganda niya talaga sa personal, tas ang laki, tas hindi ko pa siya malipat, kasi kilala niya naman ako na maka-white pads ako. Nasa original pad pa siya kasi gusto ko munang maka-adjust siya dito sa bahay, kasi nung isang araw lang to dumating. So this one is 2,000 pesos. So ayan, pero, ay mga magka-cuttings dyan. Eh pero, hayaan mo natin siya tantana natin. Then, ay naalala ko, meron akong dumating, ito yung pinakauna pa dumating, parang Monday, last week pa. Monday, ano ba ngayon, Friday? Monday, this week dumating, etong tassel fern, Hupersia, aka tassel fern, para mas simple. Hupersia phlegmaria, parang ganon. Ayan, super ganda. Kitang-kita nyo naman yung details. Meron na akong ganito kay Saki Love by Naruti. Actually, siya yung nag-introduce sa akin ng ganitong plant. Nabili ko rin to naman. Nakita ko sa Facebook Marketplace taga Quezon Province. So, nabili ko to for 750. Ayan, makapal na rin siya pero maigsi pa. Nilalagay ko siya. Ang care actually dito sa mga bumili rin, tulad ko kay Saki Love by Naruti, napansin ko matakaw siya sa... Rafa! Matakaw siya sa tubig. And, ini-sprayan ko rin lagi ito. Pero pag umuulan, ito talaga yung mga una kong nilalabas. Kasi dapat mababasa yung talagang dito sa root part. Rafa! May topak si Rafa. So, dapat mababasa yung dito niya. Huwag yung dito lang. Kasi nandito yung roots niya. Pag nag-dry na dry ito, magugulat na lang kayo na mag-yellow ito, mag-brown, ganun. So, dito ko siya nilalagay. May batang sinasapian. Ayan, dito ko siya nilalagay para maganda. And, tatlo yung pinili ko. Ito pa yung dalawa. Actually, isang mahaba. Ito, 1.5 naman to. Tapos, ito, 750. Ayan, pinagsama ko sila para maganda yung flow na parang puno dito. Tapos, pa, yan. So, galing siya ng Quezon Province. So, dito tayo sa kay Saki Love by Naruti. Actually, ito, meron akong ordinary plant na dumating. Hindi ko na i-include from her. Nandun na sa labas. Ito yung special plant ko from her. Kasi, ang tagal ko na naghahanap ito. This is Anthurium Magnificum. Ayan. Naku, sabi na dami. Ayan. Sevi! Ay, naku, ang daming talamas. Si Sevi naman ngayon. Ayan. So, this one is 2,500. Na parang feeling ko mura na kasi ang dami ko nakikita sa Facebook tsaka sa ibang Instagram account na dalawang dahon lang, 3-5, 2-5, ganyan. So, this one ay 1, 2, 3, 4, 5 yung dahon niya. And, ang ganda-ganda. Yan. So, isa to sa wishlist plant ko. Magbablog ako next time ng mga wishlist plants ko kasi medyo na-achieve ko na sa kanila. Actually, meron na lang ako parang 1 or 2 plants na gustong-gusto na wala pa ako. So, ayan. Si Anthurium Magnificum from Saki Love by Naruti. Super ganda. Then, this one naman, hindi ko na i-mention kung saan ko ito nabili. Pero, sa Facebook Marketplace din to. O, parang option. Ayan. This is... Ito lang yung from Saki Love ko by Naruti. Tapos yung isa nasa labas, snake plant lang naman yun, very ordinary. I-add ko lang dun sa iba kong snake plants. This is a silver satin pothos na medyo trailing na, ayan. Ang ganda-ganda. So, malapit ko na makumpleto yung mga iba-ibang klase ng pothos. Ayan. Then, for the last one, ay hindi, may isa pa pala pero nasa labas. For the last one na nandito sa loob, this is from Try Mo Mams, yung Facebook page. Ilalagay ko yung link nila sa description. Tsaka, ito rin yung kanilang Facebook. Ayan! This is a... Hindi naman not so baby. Monstera Deliciosa. Ito yung kung ang dami nagtatanong, bakit wala akong masyadong... Or wala akong big monstera na plants. Kasi po, hindi po ako mahilig sa plants na malalaki and leaves. Aside sa... Basta, hindi ko sila hilig kasi more on trailing ako. Tsaka... yung mga maliliit lang na ganitong leaves. Hindi sila match sa bahay kasi ayoko na masyadong malaking leaves para masikip tingnan. So, ito talaga yung perfect size, perfect
style or basta perfect na pag ano ng Monster Deliciosa na gustong-gusto kong hinahanap. Ang dami kong hinahanap nito, meron 4, 5, kahit gustong-gusto ko na, or 3, 5, ano naman, out of stock. So, this one is only 2,700. Tapos, meron na siyang leaf din sa likod. Ayan, nakakalabas lang. From Try Mo Moms, yung kanilang, taga dito lang sila sa Cainta area. Malapit lang sa amin. So, actually, kapitbahay na village lang namin. Super duper ganda. As in, napaka-flawless. Tapos, yung color niya is not that dark yet. Inaantay ko pa siya na magkaroon ng holes. Ayan. Kasi pag, yung mga monstera, kasi depende yung pag-grow nila sa location, ganyan. So, maglalabas din niya ng mga holes in time. So, ito talaga yung perfect size na gustong-gusto ko ng monstera. Ayoko yung massive monstera. Although, alam ko, in time, magiging ganun sila. Pero, gusto ko lang pag binili ko, at least yung perfect size for me. And, yun last. Wait lang ha, hindi na tayo sa labas. Last ko ay itong dragon tail. Ayan, hindi ko masyadong yan. Itong dragon tail na super mura lang. 250 lang yung bili ko. 5 leaves yata siya. Ilan ba? 3, 4, 6 leaves. Ayan, nabili ko to sa Antipolo area lang. Facebook Marketplace. So, ayun. Ang aking mga ay, ano ba yun? Bago for this week. So, malapit na ako mag malapit na ako mag-plant tour by tomorrow or Sunday. Depende sa schedule. So, ayun yung schedule ko. So, ayun guys. Pinagpawisan ako. Thank you so much for watching. At sa mga nag-abang ng plant haul, for this week, medyo makasalanan akong tao. Pero super duper achieve na achieve. Kasi ito yung mga wishlist plants ko talaga. Not necessary naman na ganito kalalaki yung mga bilin nyo. Pwede naman maliit muna, lalaki naman. Kahit naman ako eh. Pero syempre, since may nakikita naman ako ng mga gantong sizes, so why not, diba? And kaya ko naman silang i-maintain at mas mapapabongga ko pa sila sa future lalo. So, and guys, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. God bless!